lahat, of course, kasi isda hawak nga, no? So wala siyang pigil na kababa na. And dahil meron siyang pills na buhami na yung tinatirang isda, nilaman nila lahat ng poison. Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas at mga spectanations. Holy moly, umabot ng 118 ng ating subscribers. This is so awesome. And not only that, pumapalo na ng 8 point something K ang ating mga views in the last 48 hours. Ano? So, truly, truly, thank you sa inyong lahat sa pagtangkilik and hopefully nabibigyan ko kayo ng ligaya. Now, nagsimula tayo ng good news but I also have some bad news, ano? Ang bad news natin ay babalik na ako ng trabaho sometime soon, by the end of that January, no? I was out of work for about 2 years dahil sa isang matinding injury. Well, it's actually a permanent restriction na sa trabaho ko, no? So I'm going into a different position, which is good, no? But kaya bad yun kasi hindi na tayo makakapag-produce ng content para sa inyo everyday like what I'm doing right now. So our content production will be greatly reduced dahil full-time yung aking trabaho na pupuntahan, no? Now, that said, maybe what I will try to do is make a content day and just grind through it in one whole day and then save it for each day of the week. But we'll see. We'll cross the road when we get there, or cross the bridge when we get there. No? Okay, so all that said and done, let's go ahead and watch the show. All right, welcome to SACC number 29. And since nabibilang na ang araw ko, although sinabi ko the other day, well, it was yesterday, you know, kasi nagre-record ako 1 day ahead usually. But sinabi ko the other day na ililimit natin to 6 matches per recording, you know. But dahil ako'y nalalapit ng bumalik sa trabaho at hindi na makagawa ng matches, mukhang I will break that rule until the day na bumalik ako sa trabaho, no? So anyway, this is our first match and round 4 pa lang, ano, naghihingalun agad ang mid lane ni Specterax, ano? Nabanatan siya ng mga ganong kalaban niya and hindi pa rin namamatay. Nakapag last time pa ang kalaban niya. But buti na lang meron siyang sneaky bastard at bigla niyang binanatan yung likod, ano? So patay ang patay in one round ang tatlong Axie, dalawang Axie ng kalaban niya at saka yung Axie niya, ano? Alright, that was a good last stand kasi na-spend ng kalaban ang one more energy for that, ano? And that gave Specterax one more round para makaipon siya ng enough energy at naging 4 yung kanyang energy, no? And binanatan niya ngayon etong reptile na mukha sanang god rep pero hindi tunay na god rep. Okay, so now the thing is, para dito sa mga may matitinding defense, ano, merong pangontra dyan ang Terminator dahil dun sa kanyang champ. Just like this one here, tapos ang laban because of that, no? Nice swak na swak. Alright, and here we go again. Ang pangalawang laban ni Specterax ay jumping lasso na naman, ano? Napaka-common nitong mga jumping lassos lately and they are really, really difficult to defeat, ano? Because yung kanilang ability to put poison, especially early on, and especially this team in particular, no, kasi dalawa-dalawa ang or dala-dalawa ang kanyang poison dealings sa bawat Axie, no. Meron na siya nitong barb strike, right? And then meron pa siya nung venom spray, no. Now yung venom spray, mababa ang damage niyan kasi 20 lang, pati yung defense mababa, and that's the reason why yung mga jumping lasso na ito
nasa likod yung taga-deal nila ng Lason, ano? Yun ang kapansin-pansin doon. Kasi nga, mababa ang kanilang defense and they cannot, as much as possible, hindi sila pwedeng mapunta sa harapan. Now, the thing is, kahit papano, yung team ni Spectadax, meron siyang backlane killer, which is ito yung may sneaky bastard niya, no? So, nagagawa niyang tumalon at patayin yung nasa likod, right? Pero sa mga teams kung saan you have to go through the first, the second bago ka umabot sa back lane, mahirap kalabanin ang mga poison teams na ito, no? And not only that, usually ang structure ng teams is yung tank mo is nasa harap, siya yung sumasangga ng most damage as possible, and then yung damage dealer mo yung nasa likod mo, no? But ang ginagawa ng poison teams, tinatalo na nila yung harap, just like this one here. Kahit na marami siyang defense, it doesn't really matter. Now, alam nung poison team na mamamatay na yun, that's why ngayon he's starting to work on this one, ano? But let's see, so far patas ang kanilang kuan, ang poison nila. Well, in this case, mas marami na ang poison ng kalaban niya dahil wala siyang ibang choice kundi tumira ng tumira, no? Now, towards the end game naman, kung hindi niya malalagyan ng maraming Lason ang kalaban, ano, then dun siya mayayari kasi mahina ang kanyang defense, right? And mahina ang kanyang mga tira, no? So you can see here, mukhang may pag-asang manalo. Uy, andyan ang Blood Moon. Oh, may pag-asang manalo si Spectrax here, no? Wag. At as usual, buti na lumalabas yung kanyang pumpkin shield and hindi na pe-penetrate yung kanyang defense. So ngayon namatay sa poison. Napaka-ironic, ano? At dun pa, yung jumping Lason, namatay siya sa Lason. What the hell? Okay, third match na tayo. At mukhang bug class. Well, hindi bug class, isda ang kalaban niya, pero puro bug ang weapons, no, ng kalaban niya. You will see yung mga third class na yan, tapos yung mga Thunderclaw na yan, puro bug. Pati ito, yung horn niya, no, bug class din yung panlaban niya. Ayan, ayan, ayan. Okay, ano nga tawag dyan? Malakas yung tira na yun, lalo na pag may shield ka eh. Anong tira dyan? Dull grip. Okay, dull grip. Okay. So yun, ano, napakalakas ng dull grip na yun. Pag tumatama yun, lalo na pag may shield ka, I think 130% ang damage. Let me see ulit, ano. Okay, so yeah, 30% more. So basically 130% damage, no, pagka meron kang shield. Okay. Whew. Heto na, round 5, patay na ang at malakas na ang pamalo ng kanyang backlane, ano? At tindi ng hataw niyang Tiny Dino once na lumampas ng round 4. And nakakatakot siya, no? Now, the thing is, problematic pa rin itong kalaban, no? Dahil number 1, resistant ang fish laban sa Dusk, ano? And at the same time, meron siyang Tiny Swing. So, mukhang sinacrifice niya na yung kanyang fish at hindi niya na, sa bagay, wala din kasi siyang card, no, from the fish. So, at this point, kailangan lang mag-ingat ni Spectrax dahil yung, 146, nice, buti na lang nag-mintish yung pinakamalakas na tira ng kalaban niya, no. Very good, very nice. Pero kailangan niya mag-ingat dahil tapos na yung laban. Bulong ang God Rep. Well, hindi tunay na God Rep kasi. Okay, so sabi ni Spectrax, ano, yung huling kalaban niya, God Rep pa rin daw yun, pero hybrid daw. Kasi hindi tayo ni Catapult yung horn, ano. So sabi ko sa kanya, God Rep pa rin ba yun? Ay ko peking God Rep. Okay, anyway. Eto, ang kalaban niya dito. So minsan napapadala niya yung pangalan, ano. So dito ang kalaban niya ay si Gamma PH, no? Gamma PH. At ang hawak ni Gamma PH ay Plant Fish Dusk or Plant Fish Mech. Ang lakas talaga ng mech, ano. Malakas na, mabilis pa, right? And patay kaagad yung beast, yung plant, ano ba yan, na-stroke na naman ako. At umaga kasi rito, kakagising ko lang, ano. So anyway, magandang
mag-Axie Infinity habang nag-aalmosan. Yun, patay na ang mech nung kalaban niya, no? So, ngayon yung plant naman ang tinitira niya. And very nice, patay din. Kaso lang, sobrang overkill, ano? Dalawang cardio na sa akin. Pero sumuko na din. Grabe, yung huling kalaban ni Spectralax. mukhang nasindak, no? Nung nag-overkill siya sa plant. Biglang sumuko. hindi ko mapigilan tumawa. Anyway, ang next match natin ay si Lee Kumumaki, no? Lee Kumumaki, parang Lee Kumki. Lee Kumki. Okay, para dun sa mga hindi nakakaalam at hindi makarelate sa video. So, merong brand ng usually oyster sauce. Kilala sila for oyster sauce sa Pilipinas. But marami silang iba-ibang klaseng Chinese sauces, ano? So, yung brand niya ay Lee Kumki. L-E-E-K-U-M-K-I, ano? Lee Kumki. Now, naalala ko lang kasi ang pangalan ng kalaban ni Spectralax ngayon ay Lee Kumumaki. Okay, nakakabuhol ng dila. Anyway, round 5. Okay, ganda ng turnout, ano? Now, hindi ma-reach ni Spectralax readily yung kanyang mech dahil nakatago between the back and the front lane, ano? But here, 1v2 na naman tayo. Naku, medyo mahirap ito, no? Kasi yung mech, meron siyang pangontra. See? Meron siyang pangontra dun sa Sticky Goo. Actually, ako nahihirapan ako kumalaban ng mech. Pero it seems handle, kayang-kayang i-handle ni Spectralax ang mech, ano? And I think round 7 here, tapos ng laban. Yun, sabi ko sa'yo, Pow! Yan, kahit may reflect ka pa, wala nang gwenda yan. Nice! Okay, ang next na kalaban ni Spectralax ay si ACV Birdman 2, no? Very interesting. Very interesting. I wonder kung nagkamali siya ng padala ng link, ano? Kasi yan, sabi niya sa description niya, may bird daw yung kalaban niya. And wala ako nakikitang bird dito. Actually, kamukha niya yung kalaban niya. Kamukha niya yung kalaban niya. Teka, look at that. So, plant, fish, dusk. Na iba lang yung fish. But yung function ng fish niya is pareho din sa kanyang ano, no? Pareho sa mid lane ni Spectralax. Kasi meron siyang Shrimpinator, so it's a backlane killer. And then meron siya dong poison, yung 159. Yun, 120, buti nagmintis. Buhay pa din, tibay talaga ng Terminator. Alam mo, ganda talaga ng timing ni Spectralax, no? Kahit meron siyang Shrimpinator, namimiss nang namimiss ito. Lintian. Anyway, as I was saying, yan, Barb Strike. Maglalagay ng poison, which is anim na yung poison ni Spectralax sa ulo, no? But as you can see, buti lumalabas din na lumalabas yung card ng Shrimpinator niya, or not Shrimpinator but yung Terminator niya, and nagagamit niya pa rin, ano? At least hindi na sayang yung kanyang Terminator here, right? So very nice. And dahil alam niyang titira ng titira ito sa likod, kaya yung dito niya, hindi niya kailangan masyado mag-defense kanina, no? But this time around, nag-switch na siya kasi open na yung likod niya, right? And eto na ang, kumbaga pwede na. But by this time around, tapos na yung Shrimpinator nung kalaban niya. Yan, sumuko na lang, ano, nice. Okay, ang next na victim natin ay si Samsara. Oh, Samsara. I've heard that word before but I can't exactly remember kung anong ibig sabihin nun, no? So, round 1 na round 1, pareho silang bumanat, no? Lahat ng energy nila, ginamit nila. And looks like well spent ang energy ginamit nilang pareho, no? Parehong nag-iingalo yung kanyang front and back lane. So,
Anyway, ngayon patay na ang beast ni Spec or plant. Lagi ko nasasabing beast, ano ba yan? Yung plant ni Spec Terrace, ano? Patay na and hindi pa rin siya nakakakilos. But here, sa wakas, bumalat na rin ang kanyang backline kills at nakapagtanim siya ng apat na poison dun sa another hybrid god rep ng kalaban, ano? So, ano yung horn niya? Hindi ko madalas makita yan, ano? Uy, binanata niya na naman. Almost dead na. Recover 20 shield per turn. Okay, uy, walang kwenta yung recover shield niya. Patay na, ano? Nice, and buhay pa rin ang mid lane Inspector Axe. And here, he will start working on, ayan, sacrifice na yan. And then for sure, papatay niya na yung plant nito. It doesn't matter kano kataas ang shield mo once na nagamitan ka ng champ and allergic reaction combo, tapos ang kuan mo buhay mo, no? Okay, so ngayon mech na ang kalaban ni Spectrax. Ang lakas talaga bumawas ng mech, oh. Did you see that? Kahit na block ni Spectrax yung isang attack niya, no? Pero yung pumasok, grabe yung bawas. Okay, buti na lang, thankfully nakuan, na depensahan niya. And oh, okay, of course tapos na, nice. Okay, ito ang ating second to the last match, ano? At ang kalaban ni Spectrax dito ay si Iska. Iska. Yan, katambal ni Isko. Si Iska. Okay. Okay, anyway. So, bumanat kagad na maaga yung kalaban ni Spectrax sa kanya, no? So, konti na lang buhay ng kanyang plant, but that's okay. Kasi lumabas na ang kanyang sneaky bastard. At good thing, walang tumira sa, well, it's a bad thing, ano? Kasi walang tumira dun sa kalaban niya when nakasuot yung kanyang poison, yung yam, no? Yung poison yam, sayang, ano? But, you know, it is what it is, but that's okay. Kasi nakapagsayang pa rin ng isang attack yung kalaban niya doon sa huling exchange nila, no? Alright, and here, nagwo-work na si Spectrax sa harap kasi wala pa siyang may babatong lason, ano? At saka wala pa siyang sneaky bastard. Kahit may sneaky bastard siya, let's see kung anong gagawin niya, ano? Uy! Nice! Okay, so walking dead na. And here, patay na. Alright, ngayon titira naman yung kalaban niya. But bawat tiran, uy! Wow! Ang lakas ng hampas na yun, ano? But that's okay kasi nag-overkill ng Dioras yung kalaban niya. So, isang energy ang na-waste dahil doon, ano? And of course, dito titira todo siya, ano? Yun. Okay, pero hindi pa rin natibag ang kuan ni Spectrax ang defense. Okay, ngayon, uy, meron pa palang kasunod. Uy, muntiga na. 18, holy cow. And tina mo, dehado si Spectrax. Talaga bang mananalo ka pa rito? Makes me wonder, no? Uy, buti lang, ganda ng timing ng stun niya, no? At walang tira yung likod. So, and patay ang likod. So, nice. Ang galing. Ayos. And tapos na ang isda niya. Yan, hilo ka ngayon, ano? Nice. Ang galing. Okay, ito ang ating last match and fitting na fitting, ano? Kasi ang pangalan ng kalaban niya daw dito ay si The One, Hinayupak. Di ko kala, si Keanu Reeves pala ng The Matrix. naglalaro ng Axie Infinity Classic, ano? Okay, natawa naman ako doon. Alright, so round 3, banat ng banat. Of course, kasi isda ang hawak niya, no? So wala siyang tigil ng kababanat. And dahil meron siyang tail slap, wah, may natirang isa at nilamon nila lahat yung poison. Nice. Anyway, meron kasing tail slap, kaya ang lakas ng loob bumanat dahil meron siyang libreng energy, ano? So yan, binanatan tuloy yung likuran. So, matagal-tagal naghintay si Spectrax, ano? Pero mukhang sulit naman yung paghihintay niya kasi nakapagdagdag siya ng ekstrang lason dun sa likod. So ngayon, habang pinapatay niya yung nasa harapan, nagbabawas yung lason dun sa dalawang axe sa likod. Ano? Lalo na yung pangatlong axe, naghihingalo na yun lang. Ang bilis kasi nung axe niya. Uy, meron palang swallow heal at self heal yung axe na yun. Kaya pala confident na confident yung kalaban niya. No? And mukhang, nako, dehado na naman si Spectrax dito. Hinayupak.
Okay, so naglagay ng na huwag kayong maglalagay ng carrot hammer, no? Kapag ka nakalastan ka na. Kasi hindi ka magigain ng energy, okay? So, now you know. Pag kayo ay gumagamit ng carrot hammer, huwag niyong lalagyan pag nakalastan ka na. Okay, so here we go. Mauna pa rin yung dalawang kalaban ni Spectrax. And uy, talagang nakasurvive pa talaga, no? Buti na lang may stun at call. Hindi pa rin tumagos ang mga tira niya, no? Now, by this time, kahit mauna ang kalaban niya, it's pretty much dead. Yan, kahit magdagdag ka pa ng buhay, ano? Yun, patay ka kahit anong gawin mo. Pang! Critical pa. Ang tinding pamatay, ano? Critical hit pa. So, kung nagustuhan niyo itong laban ito, please go ahead and like it, no? Huwag kayong mahiya at ako'y matutuwa. Now, kung hindi niyo pa napapanood yung ibang videos, make sure you check it out. And nalalabi na ang mga araw na ang pag-upload natin, ano? Nabibilang na. Kaya medyo mag-i-slow down tayo. So kapag nangyari yon, I hope huwag kayong magsawa at patuloy pa rin kayong magtangkilik sa ating channel. Although kakaunti na lang ang kukunti ang ating uploads, ano? Now that said, I hope mag-subscribe kayo kung kayo ay bago sa channel. Napakarami nating videos na may enjoy nyo. Please go ahead and check them out. And I will see you in the next battle.